mga ka-legit Davar Cuts, bulet halos ho, saba may inilabas na isang statement mula sa isang online news na nagsasabing number one daw di umano sila. Ano nga ba ang mga ebidensyang ito? Ang lahat ng yan? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo magpatuloy sa ating mga updates ngayong araw, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Davar Cuts na lagi pong nag-aabang at umaantabay sa lahat ng ating mga updates. Thank you so much sa inyo pong panonood. At ngayon naman ay bago tayo magpatuloy, eto na nga no, mag-shoutout po muna tayo sa ilan sa mga legit subscribers natin. Unahin natin si Mama Siding. Sabi niya, hello po. And Miss Marilyn Bulacan Conbanwa 14344. Sabi naman ni Danilo Flores, good evening Dareds, paki-shoutout mo naman ako kahit minsan lang. Hello po Mr. Danilo Flores, mega love shoutout po sa inyo. Ayan. So, ngayon nga let's go back to our topic for today's video dahil unang-una na diyan kino-congratulate natin si Zombie dahil ito po yung kauna-unahang pagkakataon na siya po ay na-recognize as one of the most successful Nigerian dito po sa Pilipinas. Ito po yung sabi dyan, glad to be recognized as outstanding Nigerian professional living in the Philippines. Appreciate the invitation from the ambassador from Nigeria / Philippines Embassy. Hashtag Nigeria, hashtag Philippines, hashtag Toge Zombie. So, na-recognize po si Mr. Zombie. Kung kanina po hindi natin siya napanood kasi may mga ano kasi siya, may mga prior commitment siya like this na pumunta siya sa embassy ng Nigeria. And of course, meron din siyang ginagawang movie na Penduko, no? At talagang confident na confident di umano itong si Mr. Zombie na talagang ano no, na talagang naiintindihan niya na yung mga Tagalog words. So marami na siyang natutunan nung nanatili siya sa EAT ng 3 months. And biruin po ninyo sa dami ng mga Nigerian dito sa Pilipinas, siya po ang napili bilang isa sa mga outstanding, which means na talagang kinikilala ng mga Nigerian ang EAT o ang TBJ. Kasi nga naman 'di ba, sila po ang kinarguy at tinaguri ang number one noon time show dito sa Pinas, maging sa ibang bansa. Ibig sabihin nakikater din pala ng mga nababayan itong si Mr. Zombie ang kanilang mga programa. Syempre kung hindi nila napapanood yan sa Pray TV, malamang yan na nanonood or nire-replay po nila ang kanila pong napapanood sa social media like YouTube, sa may Facebook, ba? Diba? At very, kumbaga parang prominent na po si Mr. Zombie Toge as one of the outstanding Nigerian dito sa Pinas. Kaya naman nakakahanga dahil talagang kumbaga ang laki po ng effect, ang laki po ng naiambag ng EAT sa buhay po nitong si Mr. Zombie dahil first time niya pong maranasan na ma-recognize as outstanding Nigerian. And now, eto na nga, medyo nakakagulat lang to mga news na to kasi sa Instagram story po ni Mr. Halos Hoss, etong pong si Mr. Bullet Halos Hoss, eto po yung kanyang pinost. It was posted 14 hours ago ng Procnoy, hanapin ko nga ito. Itbulaga ng Tape Incorporated at GMA Network nakapagtala ng double digit ratings sa Kantar Media for 3 days in a row. So ito po yung kanilang ano, ito yung kanilang declaration. Pero may mga lumalabas po kasi na nagna number 1 pa din. Ito pong ano, ito pong EAT. Kadalasan kasi naglalabas po talaga or parang mas pinapaniwalaan ng Tape ang Kantar Media kaysa po sa AGB Nielsen kasi may iba-ibang ahensya kasi na nagre-rate sa bawat programa kung sino po yung mga nangunguna. Katulad niyan, may Kantar Media, may AGB Nielsen, meron pa pong iba niyan eh. So, everybody's claiming that they are number one. Pero may iba-ibang ahensya kasi ang tumitingin dyan at nagre-rate. At hindi natin alam kung saan po kinuha ng Kantar Media na nag-number one ng 3 days in a row daw, di umano, at nag-double digit daw ng rating. Ito pong Tape Bulaga na hindi natin makita kung saan banda. Diba? So sana magpakita sila ng ebidensya kasi yun lang po yung pinapakita nila eh. Unlike dito po sa AGB Nielsen, talagang detalyado
ang lahat ng mga programa po sa television ay naka-details po yan. Kung ano-ano po yung mga programa sa television na talagang mas pinipili ng maraming consumers. Pero yun na nga, nadagdag pa nito, 'di ba? Parang kung talagang kung talagang nagna number one kayo, bakit ganun pa din yung klase ng mga viewers na nakukuha nila dito po sa online, 'di ba? At the same time, alam naman natin, memorize naman na natin yan kung bakit nila ginagawa yan, na kailangan nilang magpabango sa publiko. Kailangan nilang itaas yung mga sarili nila, itaas nila yung kanilang programa dahil iiwan po sila ng mga advertisers kapag po hindi po sila nag-produce, di ba? Kasi syempre pinipili po ng advertisers kung sino ba talaga ang kanila pong ipagpapatuloy, kasi alam nyo na, magno-November na, matatapos na po ang ilan sa mga nagbayad ng ads sa kanila na nag-aakalang magpapatuloy ang TBJ dito po sa Tape Bulaga. So, medyo ano sila ngayon, medyo cramming sila, kailangan nilang bumango sa publiko, kailangan nilang bumango sa advertisers. Kaya nga po pag may mga kumakalat na news na parang yung magpapaalam na sila, agad po nilang nire-repute yun, agad nilang kumbaga parang gawa-gawa sila ng paraan para sagutin yun. Dahil nga naman, pag nabalita ng mga advertisers yan, may possibility na mag-pull out po sila. So, huwag tayo basta-basta naniniwala sa mga ganong news, ano? So, dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komentong napili po natin mula sa ating pong mga legit viewers at subscribers. Unahin po natin ang komento mula kay Mr. Malyari, no? Sabi niya, did you know na malapit na yung largest, biggest studio ng TBJ? Yan ang nakita ni MVP. Kaya by December, ilipat na sila doon at answer prayer ako sa request ko na 11:30 a.m. to 12:30 p.m. Then pagdating ang Saturday, 11:30 to 3:30 p.m. Legit. Legit yan. Thank you Mr. MVP for answering my request to you. Paki-shoutout naman ako sa next vlog mo. Palagi akong nakikinig ang vlog mo, hindi ako pinapalagpas ang mga vlog mo. Ayan. Shoutout po natin si Mr. Malyari Mascariñas na lagi pong nanonood at nagko-komento, no, at nagpapa-shoutout na din. Salamat po sa inyo. And of course, another comments coming from Miss Josun. Sabi niya, mas mahaba kasi yung commercial kaysa sa show. Ang nangyayari, gahul sila sa oras. Napansin ko sa Sugod Bahay, minamadali. Hindi na kagaano nakakapagkwentuhan pa. Totoo po. Yun po talaga yung kapansin-pansin. Kahit naman po dun sa huling segment na wag kayong ganun, oy, di ba? Parang minamadali din nila. Ganun din sa Sugod Bahay, mga kapatid. Hindi na nga po makapag-punchline si Jose Manalo, eh. Di ba? Dahil po sa ikli ng oras. And of course, another comments coming from, sabi po ni Aldmester, huwag naman sigurong sumama ang loob ng mga tatamaan gagawing time adjustment dahil buong kumpanya naman na makikinabang. Tama naman, di ba? Sabi ni Florentina, good content info. Good evening, Ma'am Darits. Ang ganda ng kanta ni Tash Pasuyo. True po. Ganda po. Narinig ko din siya. Pinakinggan ko po siya sa YouTube. Ang ganda po. Sabi po ni Rosemary, salute Mr. MVP. Loyal TBJ Dover Cuts. Thanks, Darits. Thank you rin po, Miss Rosemary. And Mr. Manuel Ponce also said, tama, dapat talaga gawin ng 3 hours ang EAT para mas lalong masaya ang lahat ng EAT o TBJ legit supporters at followers. And sabi naman po ni Jolau, good evening, Idol Darits. Mapapadalas na pag-comment ko dahil maraming salamat po sa pag shout out mo last day. Sana nga madagdagan ng oras ng EAT ng TBJ para di laging bitin. Tama, no? Hashtag legit Davercads. Hashtag TBJ on TB5. And sabi naman ni Mr. Danilo Flores, tama lang pabain ng time ng EAT. Bitin talaga. Thank you, Mr. Sir MVP. The best talaga kayo, sir. Sana ho, ang sunod naman ninyong venue, ang venue naman ang palakihin nyo para lalong masayang-masaya at madaming makakapanood. So, I think isa na po yan sa mga plano po ni Mr. MVP, no, ng CEO President ng TV5, na mas palakihin, palawakin
ang kanila pong studio kasi medyo maliit po talaga. Kaya tingnan mo kung mapapansin po niya sa mga game shows. Sa mga segments po nila, wala silang masyadong dancers na di katulad nun talagang may mga ibibabe silang pinasikat. Meron silang yung grupo na sumikat na sex bomb dancers, diba? So, salamat po sa inyong mga komento. Please mag-comment lang kayo sa comment section natin na related sa ating latest updates. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe.